Gypsy and welcome back to my channel. So for today's video, ang gagawin natin is mag-venifuncture tutorial 101. Venifuncture tayo. And featuring my sister, come here. Ayaw niyang pakita. So ayan, mag-venifuncture tayo. So para na rin to sa mga students na nahihirapan or gusto mag-guide kung ano ba yung venifuncture or paano mag-venifuncture. So if gusto mong malaman yun, just keep on watching. So guys, quick trivia muna bago mag-start. May mga types ng venipuncture. May tatlong types ng venipuncture. Yung syringe method, yung gumagamit ng syringe. ETS method, or gumagamit ng evacuated tube system. Rinify na. ETS, gumagamit yun ng two-way needle. And mas ginagamit yun sa ibang bansa. And next is yung butterfly method. Yung butterfly method is parang yung sa IV line dito. Tatry kong humanap ng mga ganong materials. And gagawa din ako ng tutorial nang ganun. Kasi yun yung mga ginagawang practical sa school eh. So, ayun, mag-proceed na tayo. So guys, may nauna na akong video kung ano yung mga important things you must have if magpa-benefacture ka. So, lalagay ko na lang yung link sa description box para mapanood mo yun. Kasi yun din yung gagamitin ko dito. So, pero, papakita ko na rin ng mabilis lang. So, cotton, wet and dry cotton, micropore, syringe, tourniquet, blood tubes, and ang very important, ang gloves. So, nasa bahay lang naman ako ngayon and yung kapatid ko lang din naman yung tutusukan ko or gagawin kong example or patient, hindi na ako magko-complete PPE. Mag-gloves na lang ako. So, syempre, mag-gloves muna tayo, guys. Huwag kakalimutan mag-gloves. Lagi mag-gloves. At dapat masanay na, mas maganda masasanay na mag-benefuncture or kumuha ng dugo ng nakag-gloves. So first, ayan, nakapag-gloves na ako. Okay na. And mag-prepare tayo ng wet and dry cotton. So yung ano natin, yung wet cotton is lalagyan lang natin ng micropore. So ayan. 1-inch micropore yung gamit ko, guys. So ayan, lalagay lang sa gitna. And ako, mas easy ako pag mas madali sa akin pag nilagay ko na agad dito. Para mamay, lilipat ko na lang sa baraso ng patient. And ito, lalagyan lang natin siya ng alcohol. So guys, if may budget kayo, bumili na lang kayo ng alcohol pads. Pero ipurita kayo katulad ko. Ayan, pwede nyo namang lagyan ng alcohol na lang itong cotton. Para magkaroon kayo ng wet cotton. So after na-prepare nyo na yung mga gamit or yung cotton, next is ito, buksan natin yung syringe. Pagbukas ng syringe, kukunin ng syringe sa plastic. Makikita nyo to, guys. Ito. Hindi pa siya nakalock pa ganyan. So, ititwist lang yan. Lock na yun. Pag wala na siyang siwang or wala na siyang space, ayan. Kita ba? Ito. So, ayan. Lock na siya, guys. And, buka. Ito, hila. Tapos, ganun ulit. Para ma-check lang if magandang quality. Eh, okay, yung turo sa amin eh. Gaganyan mo siya. And i-prepare kung ano yung gagamitin na blood tube. So, ito na lang muna gagamitin ko kasi kapatid ko lang naman. Mga 2cc lang kasi required lang is 2ml dun sa blood tube. 2ml lang na dugo yung kailangan ko. And of course, i-ready na rin ang pag ito, tourniquet. So, ayan, gawin na natin. So, guys, ilalagay lang natin yung tourniquet. So, itong tourniquet ko na gamit is medyo mamahal. So, ayan, lalock lang natin to. Hila. Tapos, pasarahin natin yung kamay ng patient. Dapat nakasara yung kamay ng pasyente. And dapat, yung isang kamay niya is nandito. So, ayan. Kakapa tayo ng ugat ng pasyente. So, tatlo kasi guys, yung uri ng ugat dito sa, ang tawag dito? Dito sa braso natin. Merong basilic, may median at sipalic. So, mas prominent lagi ang median. So, nakaprepare na ako ng ng wet cotton. So, lilinis tayo ng site in circular movement. So, ayan. Pag malinis na, i-prepare natin yung dry cotton dyan sa taas. And, ito na ang ating syringe. So, ayan. Kailangan, guys, dapat naka-bevel up. Ganito dapat. Ito yung nasa unahan, yung may butas. So, kapa-kapa ulit. Tusok. Lapit mo ba? Lapit mo. Nakita yun. Guys, pag nakita niya may dugo na yung hub niya, ibig sabihin, nakakuha ka na o nakahit ka na ng vein. So, i-anchor mo lang itong nasa may hub and hila. 2ml lang yung kailangan natin.
And wag na wag kakalimutan, i-release muna ang tourniquet. Then ilagay ang dry cotton. And ayun na, pag-apply ng pressure. Apply mo ba yung pressure? Idiin mo. And ilagay lang sa blood tubes. So ayan, 2 ml ang kailangan. And i-shake ang blood tubes. So ayun lang guys. Next is itapon yung mga ginamit, yung mga syringe, ganyan, kung saan yung mga dapat pagtapunan niya, infectious sa mga sharp. And ito, sa lab ko na to itatapon para may sharps kasi dun. So, okay. So, ayun lang guys, gagawa din ako ng separate video kung paano mag-remove ng gloves, yung proper removal ng gloves. Itatry kong gumawa. So, ganyan lang siya. Kasi pinapractical namin ito dati, yung proper removal ng gloves. So, ayun lang. Sana may natutunan kayo and sana naging informative tong video na to. And sana nakahelp sa inyo kung paano kumuha ng dugo. Simple ways. May kanya-kanya kasi guys tayo na technique. And yun yung technique ko. So guys, sana may natutunan kayo. Sana naging informative sa inyo. And sana nakahelp sa inyo na magkaroon kayo ng idea kung paano magkumuha ng dugo. Lalo-lalo na sa mga medtech students ngayon. So, ayun lang, may kanya-kanya kasi tayo guys na technique kung paano kumuha ng dugo and marami din kasing types ng pagkuha ng dugo. So ayun lang yung technique ko and if may mali akong nagawa or hindi wala sa proper way, hihingin ako ng sorry agad and pakitama na lang din ako. So ayun lang, if hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please hit the subscribe button and ring mo notification bell para updated ka lagi sa aking mga next videos. Like and share this video na rin and thank you for watching. Bye-bye!